Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Joni, ang iyong magiging gabay sa ating aralin ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Ihanda na ang iyong lapis at module para magsimula na tayo. Para sa unang gawain, sagutin nyo muna ang subukin sa iyong module. Maaari nyong ipause ang videong ito para magkaroon kayo ng sapat na oras sa pagsagot. Pagmasdan ng mabuti ang mga larawan sa iba't ibang direksyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong lugar ang nasa Hilaga? A. Bahay, B. Paaralan, C. Tindahan. Ang tamang sagot ay C. Tindahan. Ikalawang bilang, saang dako makikita ang bahay? A. Panluran, B. Silangan, C. Timog. Ang tamang sagot ay A. Panluran. Ikatlo, saang lokasyon matatagpuan ang simbahan? A. Hilaga, B. Panluran, C. Silangan. Ang tamang sagot ay C. Silangan. Kaapat na tanong, ano ang nasa timog? A. Bahay, B. Paaralan, C. Tindahan. Ang tamang sagot ay B. Paaralan. Ikalimang tanong, anong guhit ang may sagisag upang mapadali ang paghahanap ng isang bagay o lugar? A. Direksyon, B. Guhit, C. Mapa. Ang tamang sagot ay C. Mapa. Noong nakaraang aralin ay inyong natutunan ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan. Ngayon naman ay ating tuklasin ang bagong aralin tungkol sa paggawa ng payak na mapa mula sa tahanan patungo sa paaralan. Makinig sa aking maikling kwento at inyong sagutin ang mga katanungan pagkatapos nito. Si Kali ay nasa unang baitang. Malayo ang kanyang dinadaanan bago makarating sa paaralan. Ang nasa harapan ng kanilang bahay ay malaking puno na unan niyang dadaanan. Kasunod ang tindahan na malapit sa kalsada. Bago tumawid, tumingin muna siya sa kaliwa at kanan. Mabilis ang kanyang paglakad at narating niya ang malaking simbahan na nasa tapat ng kanilang paaralan. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga tanong. Unang bilang, sino ang batang tinutukoy sa kwento? Ang batang tinutukoy sa kwento ay si Kali. Ikalawa, ano ang mga lugar na nadadaanan niya mula sa bahay patungo sa paaralan? Ang mga lugar na nadadaanan niya ay puno, tindahan, at simbahan. Dumako naman tayo ngayon sa ating bagong aralin. Kaya niyo na bang gumawa ng payak na mapa mula sa iyong tahanan patungo sa inyong paaralan? Makinig ng mabuti at ating suriin ang larawang aking ipapakita na makakatulong sa paggawa ninyo ng isang payak na mapa. Ano ba ang mapa? Alam mo ba kung ano ito? Narito ang kasagutan at initong basahin ng malinaw at may katamtamang lakas. Ang mapa ay ginagamit sa paghahanap ng isang bagay o lugar.
Ito ay may pananda o sagisag upang mapadali ang paghahanap ng isang puok o bagay. Ano ang mga paunahing direksyon sa mapa? Narito ang mga kasagutan, atin itong basahin ng malinaw at may katamtamang lakas. Ang mapa ay may apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Narito ang paglalarawan. Pagmasdan itong mabuti, mga bata, at inyong tandaan. Ang hilaga ay katapat ng timog. At ang silangan naman ay katapat ng kanluran. Sinasabing sa silangan, sumisikat ang araw at ito'y lumulubog sa kanluran. Saan nga po ulit sumisikat ang araw? At saan naman ito lumulubog? Tama, sa silangan sumisikat ang araw at ito naman ay lumulubog sa kanluran. Ating pagyamanin ang iyong kaalaman tungkol sa ating aralin at sagutin ang mga sumusunod na gawain sa inyong module. Pagdugtungin ang mga palaso para makarating sa paaralan. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang nasa likuran ni Kali? Ang nasa likuran ni Kali ay bahay. Ano ang nasa harapan ni Kali? Ang nasa harapan ni Kali ay puno. Ano ang nasa hilaga ng simbahan? Ang nasa hilaga ng simbahan ay paaralan. Atin panglinangin ang iyong kaalaman sa ating aralin at ating pangalanan ang mga lugar na nasa apat na direksyon ng mapa. Pagmasdan ng mabuti ang mapang aking ipapakita. Masdan ng mga lugar na nasa apat na direksyon ng mapa. Ang nasa kanluran ay simbahan. Makikita naman sa hilaga ang paaralan. Ang bahay ay nasa timog. Matatagpuan naman ang pamilihan sa silangan. Ngayon naman ay ating tingnan ang iyong husay sa pagguhit at gawin ang ikalawang pagtatasa sa inyong module. Iguhit ang mga pananda sa kahon gamit ang mga sumusunod na legend. Sa timog ay isang puno, sa hilaga ay bahay, sa silangan ay simbahan, sa kanluran ay isang paaralan. Ito ang tamang pagkakaguhit ng mga pananda. Sa timog, puno. Sa hilaga, bahay. Sa silangan ay simbahan. At sa kanluran ay isang paaralan. Mga bata, laging isaisip na ang mapa ay may pananda o sagisag upang mapadali ang paghahanap ng isang puok o bagay. Ito ay may apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Sa puntong ito ay ating tingnan ang iyong natutunan sa ating leksyon at iyong sagutin ang tayahin sa iyong module. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, ang tawag sa kanluran, silangan, hilaga, at timog ay patlang. A. Pangunahing direksyon. B. Simbolo. C. Mga tao. Ang tamang sagot ay A.
pangunahing direksyon. Kalawa, sa ang direksyon lumulubog ang araw? A. Ilaga, B. Kanluran, C. Timog. Ang tamang sagot ay B. Kanluran. Ikatlong tanong, anong direksyon ang katapat ng timog? A. Ilaga, B. Kanluran, C. Silangan. Ang tamang sagot ay A. Ilaga. Kaapat, para mapadali ang paghahanap ng isang lugar o bagay, ano ang kinakailangan? A. Direksyon, B. Mapa, C. Pananda. Ang tamang sagot ay B. Mapa. Kalima, aling mapa ang may tamang direksyon? A. B. C. Ang tamang sagot ay A. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!